Good morning, everyone! It's Noy Tibbs here. So yun guys, meron naman tayong bagong guest dito sa ating channel. At siya po ay eksperto sa pamamagitan ng immigration consultancy dito sa Canada. So ngayon, marami tayong tanong kung paano ba mag-apply bilang isang permanent resident dito sa Canada. Kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to like and subscribe my channel. And don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo every time na mayroon akong bagong upload dito sa ating channel. Halika, umpisa na natin. So guys, meron tayong guest dito. Siya po ay si Maria. Hello Maria, kumusta? Hi, kumusta? Nice to meet you. Yes, ayun. So guys, meron tayong mga tanong dito kay Maria. Dahil ako naman Maria ay wala talagang kaalam-alam regarding immigration. Ano? Mahirap kasi. But again guys, kung ano man itong inyong mapapanood at mapapakinggan, ito po'y basihan lamang sa kwento ni Maria sa atin. Okay, so Maria, matanong ko lang sa'yo, paano ba mag-apply bilang isang permanent resident dito sa Canada? Actually, that's a good question. I get that question a lot. Daily, actually. Technically, maraming ways para mag-apply ng immigrant status. Ang iba, they would apply from outside Canada. Ang iba would come in muna sa Canada, gain work experience or magsa-study, and then apply for permanent residence. Oh, okay. But, I mean, kung isa-summarize natin, kasi technically marami, no? I know. Napakarami talagang ano sa pag-apply. But again, ayoko lang, guys, na abusuhin natin si Maria dahil may ano dito, may time dito. Yes. So, regarding dun sa educational credential assessment, yes. Paano ba nila magagawa kaya yan? Is it through online lang? Or kailangan ba yung assessment dyan is kailangan talaga kagaya sa'yo na ikaw mismo mag-assist sa kanila? Truthfully, if you don't need to be a computer whiz, but if you know how to use a computer, the internet, those 5 approved ECA organizations are usually done online. Oh, okay. At napakabilis ng questionnaire, it's very straightforward. Okay. Yeah, so if hindi ka naman takot sa internet, have a good internet connection, ako ang nire-recommend ko, you can do it yourself. Oh, okay. So DIY lang talaga din, guys. Some would use our services, but definitely, kailangan pa rin namin ng assistance from them kasi it's all their credentials. That's right, diba? Opo. Yeah, kasi wala ka rin naman alam dyan. Exactly. Kung baga, ibigay mo lahat yung mga papeles mo dahil ang dami yan nagtatanong sa akin kung ano ba daw yung may isa dito nagtatanong nga, kaya binubuksan ko tong aking cellphone, si Josesa, sabi niya, Kuya Noy, what if high school graduate lang without credentials? Only experience lang possible ba na makapunta at mag-work dyan sa Canada agad? Ano bang ano dyan? So, we're shying away from the actual permanent residence application agad-agad. Pwede, posible yon. Okay. Posible yon na hindi mo na mag-apply ng permanent residence. Right. Basically, yun ang sinasabi ko kapag gano'n ang credential, no? Come in to work muna sa Canada and then gain experience inside Canada. Dahil may mga ibang provinces, actually, that don't require, nakatapos ng education, college, right? Education, background. Hindi dadaan through express entry. Dadaan through some provincial nominees, right? Yeah. So, with regards dyan sa work experience lang muna or magpunta sila dito as contract worker. Ano ba yung pag-apply din naman nila? Yung mga age limit dyan, mayroon bang mga age limit din? Alam mo, that's a good question. I would say no. No, okay? Diba? I would say no kasi, that's discriminatory. It's true. Right? So wala talaga. Wala talaga siya. When you do work permits, depende, no? May work permit kasi na tied sa provincial nominee. Merong tied sa LMIA or the Labor Market Impact Assessment. You cannot really impose age there. Ang dami pala. So, meron talaga akong nakukuhang application na, from 50 years old. Really? Yes. Yes, for sure. Oo. Kasi nung kasabayan ko rin before, siguro mga 50s na din sila na nakapunta sila dito.
Well, nakapunta rin sila. Mm-mm. But they're from Cebu. Mm-mm. Sabi ko, oh, wow. Akala ko kasi, no, you know, yeah, may certain age lang na, oy, 45 ka lang ha. Uh-oh. Dito ka lang ha. Pag malampas na, wala na. Goodbye ka na dyan. Of course, it is a case-to-case basis. Mm-hmm. They will definitely look kung qualified or kung magagawa pa rin nila yung trabaho nila. That's right. Right? Based on work experience and then sa age nila. That's right. Yeah. So what about yung show money niya? Yung show money niya yan, kasi parang napaka-big deal yan eh. Mm-hmm. Kahit mag-apply ka as a international student, show money is always there. Yeah. Pagiging immigrant din, andyan din ba yan? Yes. It is a requirement, mainly because the government wants to see na pagdating nyo dito... Mm-hmm. Hindi mamulobi. Yes. Right. May pang-rent ka. And that show money, what they do is they check yun yung magiging cost mo for a one-year period. I see. Right? Okay. If you noticed, if you are currently working already in Canada, hindi na kailangan ng show money because right, they're already working. Andito na eh. Pero kapag pupunta ka dito, wala, you know, wala ka pang work, okay, you will have to show that proof of fund. Pero in terms of show money naman, it depends din naman kung gaano kalaki yung pamilya mo, right? Exactly, yes. Hindi naman ano siya. Kasi nung sa time ko, it's almost 500,000. Half a million yung yes, aking... Mga ano yun? Nung time na yun, mga 10,000, right? Oo, 10,000. Yes. So, yeah. I don't know if that's the minimum na... Ngayon, 12,000 if we're talking about express entry. Kung minimum mo pag-usapan yeah, natin, ha? Mm-mm. Kung single lang, okay. Yes. Then, karamihan din sa mga tanong sa akin, Kuya Noy, mag-apply ako ng contract worker, ka-apply ko ng immigrant, kailangan ba din ba talagang IELTS? Importante ba talaga yung IELTS na yan? Ang daming takot sa IELTS na yan, Maria. Ang daming takot sa IELTS? I don't know kung ano mayroon sa IELTS eh. I know, hindi pa nga alam. Nila tinatry eh. I know, hindi ko talaga alam. Ang daming takot sa IELTS. Unfortunately, if we're basing all the PR applications as of this year, 2020, kailangan ng IELTS. Kailangan IELTS. IELTS or CELPIP, but actually, depende sa program, iba-iba din ang scores na kailangang ma-hit. Ay, hindi pala may certain score lang ang IELTS na o lahat kayo kailangan, ano bang score dyan? 9? Sa express entry, 9 gives you the highest points. Ang matalino ka talaga dyan. Diba? I thought it's perfect. I thought it's 10 over 10. Diba? I thought it's 10 over 10 on that one. CELPIP is 11. Tapos ang IELTS is 9 in every ability. So pag express entry ang titingnan natin, there's a certain threshold. May minimum. Okay. Tapos the higher the score from that threshold, the higher the score. Diba? The better chance of getting picked. Provincial nominee naman, depende sa provincial nominee, right, may 5, may 4. So, every program will have their own requirements. Okay. Okay, now I know. So, pwedeng 4 parts itong video na to kung iisa-isa right natin. No, that's okay lang. No, kasi yung ano kasi, yung ito kasi ano da, ito kasi yung mga proseso kung paano kasi mag-apply sa Canada, di ba? So that is why, you know, parang nahagip na lang natin yung contract worker, nahagip na lang natin yung estudyante, kumbaga lahat na to, ano? Mm-mm-mm-mm. But anyway, yung pag-apply ba sa pagiging immigrant, is it mas maganda ba kung nagko-cross country ka? For example, punta ka ng Dubai, galing ka sa Kuwait, galing ka sa Hong Kong, or any country. Mas madali bang application mag-apply papunta sa Canada? In some cases, yes, it gives you an advantage because of the work experience. Mm-hmm. It actually gives you extra points. Kung express entry ang pinag-uusapan naman natin, it gives you an extra points for actually working in another country aside from country of nationality. Mm-hmm. And at the same time, kung work naman, kunwari papasok muna as a work and whatnot, mas may dating sa employer, napansin ko. Okay. You know, nothing to do with technicality, but it gives more of an edge pag tinitingnan ng employer yung resume na galing sa ibang bansa. Oh, okay. Again, it's a case-to-case basis. Some employers will be okay with hiring people from Philippines diretso. Oh, okay. Yeah. But, so, yeah. But again, sa pag-apply ng immigrant, again, is it mas mabilis ba yung process in terms of processing? It's the same process. It's gonna be the same? It's the same, yeah. Okay. Where kahit yung tao nandito, they go under one pool of applicants. Oh, really? They do. Hindi pala yan. Hiwa-hiwalay? Yeah? No. They all come in that same big pool kung saan finifish yung mga applicante. Yun na yun. Makumuha ka. Yeah. Swerte mo na. Yes. Pag ikaw na nauna din, maswerte ka. Yeah. So, in terms of that, na dahil nga sa pinipick yan, hindi rin natin masasabi kung how long ang processing. Exactly. Diba? Yes. Kasi nga, pinipick siya eh. So, exactly. Kumbaga, wala siyang certain time na, okay, pag immigrant ka galing kang Dubai or Israel ka, whatever,
Oh, ito yung time frame mo. Ito yung time frame they mo. Don't. They don't anymore. Before, pre-express entry, uh-huh. may kanya-kanyang processing time ang visa offices, uh-huh. right? Depende sa dami. That's right. Right? Kasi parang in-open yung before eh. Uh-oh. Tapos nagko-close sila yes. para next year ulit. Yes. Open ulit para next year, mm-hmm. whatever. But okay. now, because they introduced the express entry, lahat yan nasa isang pool na. Okay. Yeah. Sabi naman ni Tina Matutina, ang sabi niya sa akin, sa lahat daw ng application dito sa Canada, ano ba yung pinaka mas mahirap pasukin para makapasok agad sa Canada? You know, pag caregiver, contract worker, immigrant, ano okay. pa bang pangalan yan? International, ano pa bang pangalan yan? Sige, pinakamadali? Pinakamasmadali. Naku, ayokong ma-quote sa pinakamadali. But, okay, if ako ang tatanungin, mm-hmm. no? Kasi it's all about requirements, eh. Mm-hmm. If you have... Ang ganda ng caregiver program ngayon. I'm sorry to say. Ang maganda ang caregiver program ngayon, but you have to meet the requirements. Kailangan may completed post-secondary ka, mm-hmm. tapos English exam, and you have the work experience. Okay. Ang pagpasa niyan is pasang immigrant and work permit application mm-hmm. at the same time. Okay? It's this the most straightforward one right now if qualified ka. Of course, okay. pag hindi, then, you yeah. know, uh-huh. right? Uh-huh. Yung express entry naman, it will be very easy mm-hmm. if you meet the high scores right now. Ang tataas ng pilian ngayon eh. So ako, pag nag-check ako ng you know, coming from the mm-hmm. Philippines, for example, mm-hmm. If I see that this person is still young, my master's degree or the professional degree or even PhD, alam kong mapipili sila. Pag bachelor's degree, dinidiretso ko na yan. You have to hit some other ways like provincial nominee. Or kapag pag naging 40s na sila, sasabihin ko, nako, parang hindi ka mapipili sa express entry, pasok ka muna sa international student. Okay. International student is the longest, most expensive way to become PR, pero mapi-PR ka. Mapi-PR ka. Okay. Kung wala ka talagang choice sa lahat nun, and that's what's happening right mm-hmm. now. Mm-hmm. They will use the international student, but I always tell the people to study. Mm-hmm. You have to give, and you have to tell the officer na talagang magsa-study ka. Kasi right. pwedeng bawiin yon, right? Really? Well, we've seen one na ni-refuse. Tinanggal yung status, so they have to apply for restoration. That is not common, but it can happen. So what happened to this person is, nag-apply ng student to come here, mm-hmm. but sabi niya mahal, alam naman niya na mahal, yes. tried looking for work, and applied for work permit, and did not enroll. Hindi pwede. Exactly. Hindi talaga pwede. Yan. Because yung entry mo, yun na nga eh, meron din kasing, may mga viewers din kasi ako, Maria, na nagtatanong din, Kuya Noy, paano kung mag-tourist ako sa Canada, and then maghanap ako ng work? Sabi ko, alam mo, ang dami sumabit niyan. May Pilipino sumabit niyan sa Vancouver eh. Dahil nga, ang application niya is, a tourist visa, ang dami niyang papel na nakabit-bit, and then suspicious siguro siya. Yeah. Kaya siya na nahulid up doon pa lang sa immigration. Mm-hmm. The next day away. Yes. So, you know, hindi yun pwede talaga. But anyway, again Maria, ano bang magandang ma-advise mo sa ating mga viewers dito na talagang, you know, ano bang, baka mayroon ka sasabihin sa ating mga viewers dito? If they really plan to come to Canada mm-hmm. and a future goal is to become immigrant mm-hmm. here, plan right away. Mm-hmm. Plan now, but also take note that it is not an overnight process. It's true. Okay? We have companies such as ourselves, mga agencies that help mm-hmm. you. But ang ano ko lang is if it's too good to be true in your ears, it mm-hmm. probably is. Make sure you also mm-hmm. Review the CIC website. Mm-hmm. All the information is there. Mm-hmm. Wag matakot sa IELTS because unfortunately, it is part of the application. Yeah. You cannot go away from English exam. That's right. Yes. So yeah, yun din kasi Maria, kasi marami tayong mga kaubayan sa Pilipinas na gusto nga pumunta sa Canada at nagtatanong ng mga agency. Ang hirap kasing tukuyin yung mga agency, kaya ako, ni-refer ko sila sa PUA para at least yung PUA is safe. Yeah. You know, kasi ang daming bugos eh. Yeah, actually. Ang daming bugos eh.
And I think guys, talagang napakaganda na mayroon din talaga tayong consultant sa ating pag-a-apply. Dahil nga sa andaming pasikot-sikot. At nasabi nga ni Maria kanina na pagtingin pa lang sa credentials, alam na niya kung anong pupuntahan sa application. Yes. Diba? I mean, I've been in the immigration field since 2004, oh, actually. Wow. So, naabutan kayo na lang magbilang 14 years. yeah. Something like that, guys. But anyway, again, Maria, salamat sa iyong no time. No worries. Thank na you. I hope na talagang mayroon tayong mabigay na kaalaman para sa ating mga viewers mm-hmm. na kung paano mag-apply yes. Bilang isang immigrant dito sa Canada. Thank you then for coming and for letting me be part of your YouTube show. Thank you so much. Okay. So, again guys, ilalagay ko yung link dito sa kanyang business at dyan sa description ilalagay ko. At kung mayroon kayong mga katanungan, ilalagay ko yung email address niya at kayo na lang mag-usap. Ayoko magpagitna. Kayo na mag-usap diretso. Yeah. So, thank you so much ulit. Thank you. Okay, have a good day. Yes. Thank you. Okay. Okay. So there you go guys, so napakinggan ninyo yung aming kwentuhan ni Maria. And again, talagang napakalaki ang sakop ng pag-apply ng immigrant or PR dito sa Canada. But again, in-advise ko na maganda rin na magkaroon tayo ng consultation din sa immigration para at least talagang maggabayan tayo ng maayos sa ating application. Plus, again, sinabi nga niya na mas maganda rin na titingnan din ninyo yung website ng Canada, which is ilalagay ko rin sa baba na www.cic.gc.ca. And guys, so I hope na talagang mayroon kayong mapulot na idea dito sa aming kwentuhan. At feel free po kayong ibahagi itong aking mga video tungkol dito sa Buhay Canada sa Calgary na makatulong din tayo sa ibang tao na gusto at nagbalak pumunta dito sa Canada. So ako po ulit si Noy Tebs. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking channel. God bless and have a wonderful day, everyone.